anak ko kasi talaga magkaroon ng ibang trabaho eh. Para magkaroon na rin po ng mas malaking sahod. Para makabayad na po ako dun sa sinasabing utang na loob ni Ma'am Patricia. Nalilito po ako. Bakit po nandito yung birth certificate ko? Sorry. Sorry po saan? Sorry na anak niyo pala ako? O na pinili niyong itago na may anak kayong kagaya ko? Is it just me? Or mas extra close recently si Dad sa kasi Lilet? I'm aware na fond si Dad kay Lilet. Tinuturing nga niyang anak, di ba? Pero kasi parang may tinatago sila. Kapag humupa na ang lahat, kung gusto mong makasama daddy mo, ang sister mo, itago na lang natin ito ng kunting panahon. Pag gusto mong subukan yung nais ni Sir Amir, susuportahan kita. So, tapos na ba? Ha? Yung usapan ninyo ni Lilet. Anong plano niya ngayong graduate na siya? She hasn't decided yet. Siyempre, she's just feeling nostalgic kasi alam niya, sooner or later, kailangan niya nang umalis sa pinagtatrabahuan niya. Yes. Sooner or later, kailangan na niyang umalis. Bibis lang ako. Ramir, may hindi ka ba sinasabi sa amin? Insecure na kasi si Trixie sa bonding ninyo. Kaya kung wala ka namang tinatago, siguro naman pwede mong i-assure si Trixie na pinapahalagahan mo siya at pinagkakatiwalaan mo rin. Thank you. Ano yun, hon? Oh, it's nothing. Excuse me, po. Thank you, Lilet. Mom? Oh. Hon, natanggap ko na pala sa email yung fourth quarter grades ni Trixie. Okay, so? Well, ang laki ng in-improve. Yes, Dad. Line of nine lahat. Diba? It's a good way of ending the school year. Right, hon. Aren't you proud of her? Oo naman. Alam ko naman makakayanan niya yun basta hindi puro sa online and friends. Ramir. Just kidding. Good job, Trixie. Thanks, Dad. Diba, it's something to be celebrated. Saka, Dad, Mom, di pa good girl naman ako lately, so baka naman payagan niyo na po ako na umattend ng birthday ni Nico. This coming Saturday na po yan, night. As long as available yung driver natin, para ihatid ka. At, Night? No. Mom, turning 16 na ako. Saka, wala naman pong party at a club ng afternoon. At a club? Definitely no.
Mami, akala ko you're supporting this. Ang pagkakaalam ko, Saturday, afternoon until early evening. Mom, ang tagal ko nung pinaplano to. Saka yung mga friends ko, yung mga kabatch ko, lahat sila nandun. Hindi pa rin kita papayagan to go to that party unless kami mismo yung kasama mo or a chaperone that we trust. What? Bakit di kasama ng ate Lilet mo? What? Po? Ako po? Oh, eh hatid kaya ng driver si Jomar. Tapos, mabuti nang kasama si ate Lilet. At least, ma-update tayo sa nangyayari dun sa party. Okay lang po ba kay Trixie? Wala siyang choice. Yan ang condition ko para payagan siya. Besides, magandang pagkakataon na to para magkasundo kayo ulit. Sige po. Sasamahan ko po si Trixie para makapag-party na siya. We trust someone that Trixie will be on our best behavior at the party, right? Fine. Oh my gosh! You're allowing me na? Mom! Dad! Thank you so much! You guys are the best! I love you! Thank you, Dad! Oh my God. So, what's the catch? What's the catch? Bakit ka pumayag sa kondisyon ni Dad? Why are you suddenly helping me again? After what I did to you? Gusto ko lang naman bumawi. Tsaka sabi ni Sir, magandang opportunity daw to para magkaayos na tayo ulit. Alam ko rin naman na sobrang excited ka dun sa party na yun eh. Kaya nung hindi ka pinayagan, nakita ko yung lungkot sa mukha mo. Hindi mo talaga ako matitiis, no? It's a good thing na ang lakas mo kay Dad. Mas malakas ka pa nga sa akin na tunay na anak eh. Galit ka pa ba sa akin? I can let go of that. Pumayag naman na si Mom and Dad sa party. Saka, for sure mag-i-enjoy ka sa party. Costume party! Costume party ba dun sa club? Yes! Kaya mag-costume ka ha, huwag kang killjoy. This party will be more epic kasi kasama ka na, Ate Lilet. Thank you, Ate Lilet. Oh my! Naiiyak ka ba? Sarap lang kasi sa pakiramdam na tawagin mo ate ulit. Buti na lang nandito pa po tong pakpak. Tsaka pinahiram ako ni Trixie. Tinang sa tingin niyo po ba papasa to bilang fairy ninang? O gupitin ko pa po yung dulo para maging Tinkerbell? Kailangan mo ba talaga mag-costume? E bantay ka lang naman doon? Eh, sabi po ni Trixie, guest na din daw po ako eh. Tsaka huwag daw po ako maging KJ. Eh yaman din lang na costume party po yun. Pag-effortan ko na. Parang hindi mo naman kailangan magpabibo at umoo na samahan si Trixie. Mag-sorry ka lang sa kanya at pagsilbihan mo siya dito. Sapat na yun. Kawawa naman po kasi yung tao eh. At saka first party po ito na pinaalam niya. Magandang opportunity po ito para mapatunayan yung mapagkakatiwalaan siya. Para pag nagpaalam siya ulit, papayagan siya. At saka bati na po kami ni Trixie. Humuhupa na po ulit yung gulo. At masasabi na ni Sir sa kanila ang totoo. Eh, kung gusto niya po. Basta ako po, kota na ako na niyakap ko ulit si Trixie. Tsaka ate na ulit yung tawag niya sa akin. Ba't di ka mapakali? Dati naman todong support mo na makapag-socialize si Trixie. Pero hindi all-night parties. Ramil, we were young once. We know what happens at parties, at clubs.
May driver naman. Nandiyan si Lilet. Ito na yung trust and support kay Trixie na hinihingi mo sa akin, right? I'm ready! Ayan, Elika! Dad! Ayan, yun ang baby ko. Ganda? Nice. Make sure to update me pagdating mo doon, ha? And when I call you, make sure to answer. Yes, kung Mom. Hindi, pagagalitan ko kayong dalawa ni Lilet. Yes, Mom. Got it. Nasaan na ba si Ate Lilet? Wow! Effort, ah, Ate Lilet? Costume party palang birthday ni Migo? Eh, bakit parang di ka naka-costume, Trixie? Can't you see? Ah. Ano, let's go? Dad. Mom. Alagaan mo na mabuti ang anak ko. Keep her safe. At kung kailangang ibuhos mo ang buhay mo para protektahan siya, you do it. Okay po. Ate Lilet, let's go na! I'm so excited! Bye, Mom! Bye, Dad! Are you ready, Ate Lilet? It's time to party! Teka, bakit ganyan yung damit mo? Hey, happy birthday! Oh my God, thank you for coming. Thank you. Thank you for coming. Guys, tignan mo na kalimutan. Bro, happy birthday! What's up, bro? Thank you for coming. Hi, hey, bro! How are you? Bro, where's Robert? This is Robert. This is Patrick. This is Patrick. Happy birthday! Trixie, thank you for coming. You didn't have to. Dala ka pa ng mascot sa birthday ko. Hindi ako mascot. May nakapagsabi kasi sa akin na costume party daw to. So, what costume is that? Lamok or langaw? Extravaganza? Porkit ba maliit ako? Kaya small features ang reference mo? Eh, why not a firefly? Truth is, isa akong fairy godmother at nandito ako para tuparin ang mga wish niyo! Wish ko, birthday ko! Now, who wants this party to be fun? You want this party? Party! Fairy Godmother, sorry kanina, pero ang wish ko, sana pag-gising ko, love na ako ng crush ko. Sige. Granted! Fairy Godmother, sana mag-yes ako yung crush ko if I ask him to dance. As long as may consent, ha? You? Granted na yun. Troy, ikaw na bahala sa kanya. Enjoy kayo! Hi, Grandmother! Ako din po. May wish din po ako. Ay, teka lang ha. May tutuparin lang na ibang wish for your Godmother, ha? Teka lang, excuse me sa inyo. Shhh! Trixie, may alak ba yung iniinom mo? Ano? Tapos ka na sa fairy godmother duties mo? Buti naman! Kasi ang alam ko, chaperon kita dito. Ang alam ko rin, costume party to eh. It's just a prank! Come on! And tingnan mo, you turn it around naman, di ba? Ang galing mo nga eh, di ba? Congrats! Ang galing mo! Trixie! Cargo kita! Tsaka alam mo naman na wala ka pa sa legal age of drinking, pwede ka naman mag-enjoy nang hindi ka umiinom? Drop the act, Ate Lilet. Just bantay, don't meddle. Saka,
Wala naman dito si Mom and Dad para magpakitang gilas ka sa pagiging best and paid slash yaya mo. Can you give me some more? Tabi! Trixie! Fairy dwarf mother mo? Police din? Pwede ba? I can handle myself, kindness! Trixie, sinabihan na kita tungkol sa pag-inuma. Maaamoy ka na ni Mama at Sir. Huwag ka mag-astang parang yaya ko. Hindi na ako bata. Eh, umaasta kang parang bata eh! Ah, bata? Excuse me? Oh, that's mine. Gusto mo? Trixie, akin! Sige! Abutin ako! Ibigay mo na ano? Sa akin! Tama, akin na! Ibigay mo na sa akin! Bakit di mo maabot? Abutin mo! Tama na yan! Hindi mo kaya! Ibigay mo na sa akin! Akin na sabi yan eh! Ano? Tama na! Akin na, Trixie! Ah, gusto mo? Sige! Ano ka ba? Everyone, it's break time! Let's go! Our little fairy godmother wants to be sprayed. Grab your drinks now! Trixie, tama na! Ano ba? Ready? Sorry, ha? Ikaw kasi. Bakit mo ba ako kinaganito? Sinamahan na nga kita dito eh, dahil gusto kong magkaayos na tayo. Tapos ang gusto mo lang pala, mapahiya ako? Now you know how it feels na mapahiya. Ano? You always embarrass me sa house! Buti pa si Lilet ganito, buti pa si Lilet ganyan. Lagi na lang si Lilet yung tama. Tapos kapag kasama si Lilet, may tiwala kami sa'yo, Trixie! Hindi yun ganun, Trixie! Lagi na lang ako yung mali sa bahay at nakakahiya na hindi ako pagkatiwalaan ng mga magulang ko tapos ipapahiya pa ako sa mga katulad yung maid! Tapos ano, ikaw compare pa ako sa'yo na ikaw na hindi ko alam! Napahiya ka na nun, Trixie? Gusto mong pag-usapan ng hiya? Now I know how it feels! Alam mo, hindi mo naman kailangan mag-effort para lang maramdaman ko yun eh. Dahil buong buhay ko nang nararamdaman niyang hiyang sinasabi mo. Sanay na akong mapahiya at mahiya. Pero alam mo, ang sakit pa rin pala. Kasi ikaw yan eh. Yung taong wala akong ginawa kundi saluin, protektahan, alagaan, tapos minasawa mo pa pala. Ang sakit, sobrang sakit! Eh, bakit mo kasi ginagawa lahat ng yun, ha? Why do you care about me so much? Kaano-ano ba kita? Katulong ka lang! Ni hindi nga kita kaibigan, eh! And you will never be part of my family! Kahit na anong gawin mo! Tandaan mo yan!
What? Ako na naman yung mali dito? Sorry, ha? Kung na-trigger kita? Tapos ano, uuwi ka? Susumbo mo ako sa parents ko? Hindi at hindi pa. Sa labas na lang ako maghihintay kasama si Kuya Jomar. Pero tutuparin ko pa rin yung pangako ko. Nababantayan kita at iuuwi kitang buo. Dahil may isang salita ako. Uwi tayo ng 11. Kita. Kahit bawal, pinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ng paraan para makasama kita sa kahit na anong paraan. Hindi mo talaga ako matitiis, no? It's a good thing na ang lakas mo kay Dad. Mas malakas ka pa nga sa akin na tunay na anak, eh. Katulong ka lang! And you will never be part of my family! Kahit na anong gawin mo! Tandaan mo yan! Hello, Ma'am Patricia? Eh, opo, pauwi na rin po kami maya-maya. Nag-CR lang po. Hello? Bakit pa ako? Tingat-tingat! Nakita mo si Trixie? Ito na si Trixie. Tumatawag siya. Hello? Hello? What? Si Trixie ba yun? It's the city hospital, Ramir. Trixie. She's in a car accident. Pasalamat ka, yan lang ginawa ko sa'yo. Sa tagal na nakinabang ka sa panloko niyo sa akin ng ama mo, don't you dare na magpakita ka pa ulit sa pamamahay namin. Dahil pag ginawa mo yan, mas masahol pa dito yung gagawin ko sa'yo. Wait, wait. What's that?